Magandang araw mga bata! Ako si Ginang Mary Jane Garcia, guro sa ikalawang baitang sa Araling Panlipunan ng Santissima Cruz Elementary School sa pamumuno ni Ginang Zorina Esrasco. Halina't manood, makinig at matuto sa ating aralin. Umpisahan na natin! Araling Panlipunan 2, First Quarter, Week 2. Ang kahalagahan ng komunidad. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na naipamamalas ang pangunawa sa kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Malikhain na pahahayag at naipagsasalarawan ng kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. At naipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad. Pagmasdan natin ang larawan. Ano ang inyong nakikita? Mayroong mga simbahan, iba't ibang simbahan. Mayroong pamilihang bayan, mayroong munisipyo, paaralan, at iba't ibang tahanan o mga bahay. Marami ring mga tao. At bukod dito ay malinis ang paligid. Ito ang tinatawag nating komunidad. Ating alamin, mahalagang malaman at maunawaan mo ang bumubuo ng iyong komunidad na iyong kinabibilangan. Gayun din ang matukoy ang mga impormasyon tungkol dito. Naglalaman ang araling ito ng mga kaalaman tungkol sa iyong komunidad at bibigyang pansin nito ang mga batayang impormasyon tungkol dito. Pagmasdan natin ang mga nasa larawan. Makikita natin ang palengke, parke, barangay hall, paaralan, simbahan, at munisipyo. Ito ay matatagpuan natin sa ating komunidad. Ano ba ang ibig sabihin ng komunidad? Ang komunidad o pamayanan ay ang lugar kung saan tayo kumikilos. Ito ay binubuo ng paaralan, simbahan, pamahalaan, pamilya, at iba pa. Ang komunidad ay binubuo ng mga taong nakapalibot dito. Kung walang tao, wala rin matatawag na komunidad. Sa madaling salita, ang tao ay ang pinakamahalagang sangkap ng komunidad. Ito rin ay binubuo ng iba't ibang sektor o organisasyon. Isa-isahin natin ang bawat sektor na nakapaloob sa komunidad. Ang aking komunidad. Nakatira ako sa Barangay Santissima Cruz. Kahit maraming pamilya ang nakatira rito, malinis pa rin ang aming kapaligiran. Lahat ng mamamayan ay tulong-tulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bawat isa. Nagkakaisa ang mga tao rito. Si Kapitana Josefina D. Alfonso ang pinuno dito. May iba't ibang grupong etniko sa aking komunidad. May mga Ilocano, Muslim, Tagalog, Kapampangan at Bicolano. Iba-iba man ang pinagmulan at wikang sinasalita, kaming lahat ay pinagbubuklod ng aming pananampalataya sa iisang Diyos. May Iglesia ni Kristo, Katoliko, Muslim at iba pang relihiyon. Subalit, hindi ito hadlang sa mapayapang samahan ng bawat isa sa aking komunidad. Pagmasdan niyong mabuti ang aming komunidad. Hindi ba't napakalinis at napakaganda nito? Masaya at mapayapa kaming namumuhay sa aming komunidad. Ating suriin mga bata,
Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ano-anong batayang impormasyon ang isinasaad sa kwento? Mayroon kang 30 segundo upang masagot ang katanungang ito. Ikalawang katanungan, mayroon bang pangkat etniko sa inyong komunidad na katulad ng nasa kwento? Ano ito? Ikatlong katanungan, sa anong pangkat etniko ka nabibilang? Anong relihiyon ang kinabibilangan mo? Ika-apat na katanungan, bakit kailangang malaman mo ang mga batayang impormasyong ito? Ikalimang katanungan, ikaw, ano ang kwento mo tungkol sa iyong komunidad? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, kumpletuhin ang impormasyon tungkol sa iyong komunidad. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Ang pangalan ng aming komunidad ay... Ito ay matatagpuan sa... Ang patlang ang nagsisilbing pinuno ng aming komunidad. Ang aming komunidad ay binubuo ng... Ang karaniwang wikang sinasalita sa aming komunidad ay... Karamihan sa aming relihiyon ay... Kami ay kabilang sa pangkat etnikong...
masaya ang aming komunidad sapagkat bawat pamilya rito na nakatira ay may respeto at pagkakaisa. Ipinagmamalaki ko ang aming komunidad. Ating tuklasin para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, puna ng talaan ng batayang impormasyon tungkol sa sariling komunidad. Ano ang pangalan ng inyong komunidad? Sino ang kasalukuyang pinuno ng inyong komunidad? Ano ang wikang kalimitang ginagamit dito? Mayroon bang pangkat etniko sa inyong komunidad? Ano ito? Ano ang mga reliyon na mayroon sa inyong komunidad? At isulat ang dami ng tao batay sa 2020 census. Atin namang pagyamanin mga bata. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Isulat ang S kung ikaw ay sangayon sa mga sitwasyon at DS kung di ka sangayon. Mayroon kang 30 segundo sa bawat numero. Unang bilang, punong guro ang namumuno sa isang komunidad. Ikalawang bilang, malapit sa kabundukan ang isang lugar kung madaming puno sa kapaligiran. Ikatlong bilang, malapit sa tubig ang komunidad kung ang hanap buhay ng mga nakatira dito ay pangingisda. Ikaapat na bilang, maraming uri ng kabahayan at sasakyan sa komunidad ni Maru sapagkat sila ay malapit sa bayan. Kalimang bilang. Bilang ng mga bata lamang ang pinagbabasihan ng laki o liit ng populasyon ng isang komunidad.
ating isagawa. Mahalagang malaman ng bawat bata ang batayang impormasyon tungkol sa sarili nilang komunidad, tulad ng pangalan nito, lokasyon, mga namumuno, populasyon, mga wikang sinasalita at iba pa. Ito ay makakatulong upang malaman ang kinabibilangang komunidad. Madaling matukoy ang isang komunidad kung alam ng bawat isa ang mga batayang impormasyon tungkol dito. Narito ang mga batayang impormasyon ng isang komunidad. Pangalan ng komunidad, lokasyon o kung saan ito matatagpuan, mga namumuno sa komunidad, at populasyon o bilang ng mga taong nakatira rito. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang pito, isulat ang letra ng impormasyong tinutukoy ng may salungguhit na salita sa bawat bilang. Piliin ang letra ng sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa inyong kwaderno. Narito ang pagpipili ang sagot. A. Pangalan ng komunidad. B. Populasyon. C. Namumuno sa komunidad. D. Wikang sinasalita. E. Relihiyon. At F. Grupong etniko. Ikalawang bilang. Si Kapitana Lorna B. Azul ang nagbigay ng ayuda sa mga nasalanta ng Bagyong Ambo. Ano ang tinutukoy ng salitang may salungguhit? Kapitana Lorna B. Azul. Si COVID ay nakapagtala ng datos na 1,257 na pamilyang kanyang bibigyan ng munting aginaldo sa darating na Pasko. Ano ang salitang tinutukoy ng 1,257 na pamilya? Si Moraya ay ipinanganak sa Cabuyao, Laguna, kaya Tagalog ang kanyang natutuhang wika. Ano ang salitang tinutukoy ng Tagalog? Ang ama ni Manuel ay Ilocano at ang kanyang ina ay Boholano. Subalit, hindi siya gaanong marunong gumamit ng wika ng kanyang mga magulang dahil hindi niya ito nakasanayang gamitin sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Ano ang tinutukoy ng dalawang salitang may salungguhit na Ilocano at
Bohola, no? Para sa inyong karagdagang gawain, gawain sa pagkatuto bilang walo. Alamin kung bakit ang iyong lugar ay may pangalan at bakit ganon ang pagkakapangalan. Isulat ito sa iyong kwaderno. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay marami kayong natutunan sa module na ito. Paalam hanggang sa muli!